Hello mga kabayan, ako po si Ton, ang inyong Dr. Kwak. Welcome to my first vlog. Nag-decide ako mag-vlog kasi malimit ako nakarinig ng advice sa asawa ko tuwing may kausap siya sa telepono. Una, anong iinumin kapag inuubo? Hindi sila nakatulog na maayos, feeling nila may problema sila sa thyroid, diabetic, hika, ulcer at marami pang iba. Ang isa sa naging interesado sa akin ay ang singaw. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, singaw, up, or canker sore, mas madali sabihin, mouth ulcer. Ano ba ang singaw? Ito ay isang sugat sa loob ng bibig, bilog or oval, maputi or madilaw at mapula. Ang paligid dito, hindi ito nakakahawa, kaso nakakairita at masakit sa bibig. Pero normally, nagaling siya mag-isa in 3 days or more. Tandaan, iba siya sa herpes at abse dahil ito ay ginagamitan na ng antibiotic. Ang singaw ay nakikita sa dila, sa lips, sa ilalim ng dila, sa throat, gum, o sa loob ng pisngi. Maraming gamot na nakakatulong para mabawasan ang sakit at ang nakakairita na pakiramdam sa pharmacy or sa home remedy. Alam po ba ninyo ang mga dahilan kung bakit nagkakasingaw ang isang tao? Sensitivity sa pagkain, tulad ng chocolate, nuts, cheese, egg, or coffee. Maaari din sa maasim na pagkain, tulad ng kiwi, pinya, strawberry, o sa maanghang na pagkain, at higit sa lahat, stress. Isa pa, napaso sa pag-inom o pagkain ng mainit na inumin, pagmamadali, mag-toothbrush, isa rin dahilan. Kumakain tapos nagsasalit sa minsan nakakagat. Paninigarilyo, kulang sa vitamina B12, iron, or zinc. Pag may braces ka, yung mga bakal niyan nakakakaskas. Sa toothpaste din po, sa mga mahilig sa dry fruit, at lalo na sa mahinang system immunity. Ano ba ang home remedy natin? Una, isang basong maligamgam na tubig, isang kutsarita na asin, or sodium bicarbonate. 3 beses isang araw, imumugpo natin. Honey or miel, ilagay sa cotton taste, 3 beses isang araw, ipunas po natin. Ganon din ang olive oil, well essential, tulad ng tea tree, direct punas po. Diin po, pwede sa malinis na daliri, isang drop. Or bawal ito sa diabetic ha. Ice cream po, kung wala po, ice cream po. Sa pharmacy naman po, marami tayo mabibili. Tulad halimbawa ng gel form, pansoral, para sa inflammation, 3 times a day din po. Tabletas, multivitamin, para lumakas ang inyong immune system. Bote po na maliit. Liquid na may maliit na brush. Borosterol po ang pangalan. 3 times a day din po natin gamitin. Meron din po tablet. Lysol 6, inilalagay po sa ilalim ng dila, 8 tablet a day. Pastil or candy, halimbawa, strip shell, lidocaine, may anesthesia po ito. Gumamit po tayo ng malambot na toothbrush pansamantala habang may singaw. Kung hindi po kayo allergy sa aspirin, effervescent, isang tablet, sa isang baso, tubig, i-mouthwash po ninyo. Pwede rin po na Listerine, mouthwash, antiseptic. Ang paracetamol po, or doliprane, nakakabawas din po ng sakit. 500 mg or 1 mg, depende sa inumin. Maaari din sana, anti-inflammation, Advil, or ibuprofen, kaso di po ito maganda sa mga may sakit sa sikmura. Basta i-precise nyo kung bata o matanda ang bibilihin nyo. Pero kung ang inyong singaw ay 2 weeks more, may kasama lagnat, mapulang mata, pagtatai o sakit sa tiyan, magpadokto na po kayo. Para po maiwasan ang singaw at iba pang sakit, kumain ng 5 prutas sa isang araw o higit pa. O minom ng 8 basong tubig sa isang araw, mag-toothbrush po tayo araw-araw,
3 to 4 times a day. At higit po sa lahat, gulay nga pala po. Ako po si Dr. Kwak.